Kabir. Salamat ang manonood ng Blue Dot Channel. Subscribe now. Here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Good morning, mga guys. Welcome again sa another day dito sa Blue Dot Channel, January 4. Kamusta po ang ating mga kababayan na OFW, mga immigrants, mga Pinoy na nasa abroad. Kamusta po kayo? Nagbabakasyon ba kayo o hindi? Welcome po kayo dito sa Blue Dot Channel. Kamusta po ang lahat? Ito po, una-una, handheld po tayo ngayon at pasensya na kayo sa magulo nating video. Inaabisohan ko na kayo hanggat maaga. Dyan na naman ang mga parking nila sa gitna ng karsada. Ayaw nila talagang itabi o ipark na maayos ang kanila mga sasakyan. Ito kagaya ito, kukunin na po yung upuan para hindi na po makapag-biyahe itong pedicab. Na Kojak ang pangalan. I think isasampa po yan sa truck. Ano yan sir? Isasampa? Isasampa? Isasampa daw, yan. Nasampulan ang may-ari po niyang pedicab na yan. Andito rin po si Boss Egay, ang ating kasama po ay of course DPS. Kagabi, nagkaroon tayo ng operation, massive night operation. Ayan. Makita nyo rin dyan sa lugar na yan. Unti-unti na lumuluwag ang lugar na to sa may kanto ng Carmen Planas at ng Padre Rada. Yun sa banda roon, sa may ADB. Ayaw, kanto po yan ng Ilaya. At yung pag dinirection nyo pa, ang labas po niyan ay Juan Luna. Ayan. Yung nasa ito, ang direction nito nasa papuntang CM Recto. Recto na po yan papunta. Okay, maluwag na rin po dito sa lugar na to. At pinaluwag po ng ating DPS. Ayan na po yung palabas na po sila ng kalye. Kita nyo na maluwag na yung kalye. Kanina napakasikip niyan. Akala mo wala nang bukas. Ayan, guys. Naglilinis na rin po yung mga vendor natin na dito sa may kanto po na ito. Na lagi natin nakikita na masikip at lagi silang lagpas. Ito na yung kondisyon dito sa lugar ng Padre Rada. Tinatawagan na natin yung mga ano. Tinawag yung may-ari ng ano. Para kausapin ni Boss Egay yan. Nakakausapin ni Boss Egay. Itong divisoria talagang ano, dapat dito magkaroon tayo ng halimbawa ng matataas na multa para ang ating mga vendor ay sumunod. Lalakad na po tayo at susundan lang na po natin ang team ni Boss Egay. Tara, lakad tayo. Nakita naman natin ulit yung nagkakarga ng o nagbababa ng produkto sa gitna na naman kanilang truck. At sisitayin po ni Boss Egay. Ayan na po si Boss Egay. Thank you.
kausapin na rin yung boss ay kayo itong nagbabasa ng gulay sa lugar na to. Kinuha na ni boss ay kayo ng si ate wala pang mga face mask. Pag nahuli na ho, nahuli na po. Kaya po, sabi ko na po yan. Billboard Street po tayo. At ito, I think, ano, boss, anong street ito? Street, Zaragoza. Ayun, thank you. Tayo po yung nasa Zaragoza Street. Pinauurong po itong mga vendors ng nakalatag po rito sa lugar na to. Pinauurong po sila lahat. Kasi na halos na sa gitna. Makipot na po itong karsada halos sa sakop na po nila yung karsada. Namimili natin nasa gitna ng karsada. Pege, kuya! Kanto na po tayo ng CM Recto at Asuncion. Kung matatandaan ninyo, dito yung naganap yung isang lalaki na nagre-reklamo na pinagpasapasahan siya ng ating daw TMU. Ayan, marami na namang kalat dito sa Barangay 11 na ipapanik po ng ating DPS sa umagang ito. Hello guys, please don't forget to share. Share nyo lang ha, itong ating mga videos. At at the same time, kung regular ka naman nagpupunta at hindi ka pa pag-subscribe, please subscribe now para lagi kang updated sa ating mga balita, lalo yung nagkaroon tayo ng night clearing sa kahabaan ng Ross Boulevard. Yan, abangan nyo yan guys. At ipopost ko agad yung relax lang po tayo lahat dito sa sinasagawa nating mapping operation with GPS.
para kasi hanggang mamayang tanghali po sila magtatrabaho at magbubuhat ng mga ganitong mga obstruction na nakikita nila sa kalye. Kaya kung yung iba nakikita na nakatayo lang, akala nyo lang nakatayo, pero actually nagre-reserve po tayo sila ng kanilang mga lakas kasi nga hindi madali itong kanilang mga ginagawa. Lalo mabibigat po yan. At sa ganitong oras, 7:30, ay abay nagbubunot kagad ng ano, nagbabanat kagad ng buto ang mga ating mga DPS. Kaya appreciate na lang po natin lahat ang mga ginagawa nila. Makikita natin dahil habang papasok tayo dito sa Padre Rada papuntang Ilaya.